Pwede ba maupo ang manituturo? So, let's have a short prayer muna. Lord, thank you for this time, and God, as we have this short message about the offering, and also about your word, God, be with us, and you use me by your grace, and oh God, that we can move, Lord. Thank you, Musa Kiwako, Lord, sa praise and worship. God, let your word sink to our hearts, that it transform our lives, God, thank you, Jesus, amen. Let me start with this, okay, let me start with this. Short lang na, yung message ko about the offering is very simple. Bago tayo mag-proceed dun sa pinaka main word natin today. Sobrang extension kasi yung present worship na nangyari. Okay, anyway. About dito. Ito yung story yung narinig ko lang ko dun sa nangyari sa Tacloban. So, it came from a church kung saan meron lang 30 na tao. 30 na tao dun sa church na yon. Tapos yung 30 na yun, eh di ba alam nyo na may nangyari sa Tacloban, di ba? Yung storm surge and everything. Tapos, yung church na yun, anong tawag dito? Hindi siya ano, parang kubo lang, hindi siya sementado, parang kubo lang siya. Eventually, di tinamaan na yung bayan kung saan yung church na yun. Then, unti-unti na noon. Tapos doon, may mga tao doon, may mga tinatawag doon mga macho man. Yung mga macho man, sila yung mga maton. Sila yung mga tao na, alam niyo, may church, tapos sila yung mga nagsasabi, ay yan si, ano, tapos ang pastor, no, pastora, babae. Alam niyo yung ano, may mga tao na isend na, sumama ka na lang, o hindi ka, huwag ka na lang sumama, huwag ka na magsasabi ng masama against sa babae ng Lord. Pero ito mga macho man, eh, sila yung mga mahirap invite, then eventually parang ang hirap pa nila dali sa church, alam niyo yung ganun, as may sinasabi pa silang mga hindi magaganda, pertaining to the church. So, now, dumating na nga itong bagyo ito. Dumating na si Yolanda. So, habang bumahana itong ano, bumahana yung bayan, and, ang nakakatawa, di nag-start mag-pray yung mga tao, yung member ng church na yun. Mamaya ako nasabi ko na yung church na yun. Start na sila mag-pray. Then, nag-start sila mag-pray, ito na nangyari. Instead na, eh kasi mala, parang sa pagkakaalam ko, maalapit sila sa dagat. Instead na umano yung tubig sa kanila, ang ganyan parang nahate. Eh para silang napaligiran ngayon, parang nasigit na sila, so para silang island in the center ba no? Of storm surge. So yung mga macho man, nagsipag. Siguran, syempre yun na lang yung walang tubig eh, yung mataas na lugar. So nagpasipag. Nandun sila, sumugod sila dun sa church. Pero, mga kapatid, hindi pumalakas, hindi pumataas yung lugar kung saan nakatutok ang church. Pero paano siya nangyari? Di ba? Di pala, miracle na yan. Eventually, anong nangyari? Di ba, kunyari, ito yung church. Dumating din yung time na andun na lahat yung mga tao, yung tao dun sa bahay, bayan, especially yung mga macho man, unti-unti silang tumataas yung tubig. At even though nandun sila sa gitna, dito ang tasa sa tubig. At eventually, kung pinasok din ang tubig yung church. At alam nyo kung ano ginawa nila, lahat sila pumunta sila. Siyempre, lahat pupunta sa mataas na lugar. Kung kayo napanood nyo yung mga balita, saan kadalasan pumunta yung mga natrap sa bahay? Sa isabi. Tapos nagpunta sila ng, ano, ng bubong dalan. So sila, pumunta sila doon sa isabi ng kubo, nagsiksikan sila doon. May idea ba kayo kung ilan yung sinasabi ko? 30 members. Pero yung 30 members, pero hindi ko sinabi nung kung ilan yung macho man, kung ilan yung panahon ng patio. Hindi naman. Mga nasa 67. Nasa kisame. Right? Exactly. That itself is a miracle. Parang yung kisame nila, ay pa yung mga ano raw, yung mga iron nga, di ba, bumigay. Ayun talaga, hindi. Talaga na. At sila, tapos sabi ng pastora, nagsisiksikan sila, 67, sa kisame. So imagine niyo, parang ganito kalaki yun. Kisame, 67.
sa kanya, imagine. Pero nagsisiksikan sila sa isang yung isang maliit na church. And this is really happened, ha? Ngayon, sabi ng pastora, magpuri tayo sa Panginoon. Kung masaya. Ngayon, ito kayo sa... Kasama sabi nyo sa akin, sabi sila. Sabi nyo isa, mamatay na tayo, magpupuri pa tayo. Sabi ng isang macho man. Pero, ay, magpuri tayo, puri na tayo. So, inikano sila ng pastora, so nagpuri sila ng masaya. Puri sila ng masaya. Ngayon yung... Siyempre, nagpupuri sila ng masaya, kataas sila ng masaya. Ngayon, ito ka nasa yung tubig. Sabi nung isa, naisip nung isa, gusto ko tumakas. So, gumagawa siya ng, gusto yung butasan yung bubong ng church para lumabas doon. Tapos, hahanap, lalangoy o ano, alam mo yung gano'n. Biglang nag-stick yung si Lord through the pastora. Sabi ni Lord sa pastora, sino man umalis dito? Sabi ng pastora, biglang dineclare niya. Sabi ng Lord, sino man umalis dito, mamamatay. Boom! Intact sila. Wala umalis doon. Kasi nandun lang sila. So, nagkakantahan sila. Nagkakatalan, tapos sabi ng God doon sa pastora, sa araw na to, ipapakita ako sa kanila na ako ang Diyos mo ito. Ipapakita ako sa kanila. Ngayon, utusan nyo yung baha o wala. Dinagsalita yung pastora. Sabi ng God, kilala niya, nababaw siya sa inyo. Sabi niya sa mga macho man, yung mga macho man, hindi Christian. Yung kasama nila din. Tapos, diniklay nila. Sabi nila, ngayon, baha. Mawala ka. Ganyan. Buhaba ka. Ganyan kung mag-declare sila. At that instant, laking gulat ng mga macho man. Wala nang ano nun. Wala nang ulan. Pero tumata siya tulog. Laking gulat ng mga macho. After exactly the words na nabitawan, yung baha, biglang tumigil at dahan-dahan. Kasi nanlaki yung mata ng mga macho. Exactly on that day, yung buhaba sila, di, ano, nagbago yung pananaw ng mga tao. Nakasama naman sa church. Ilan ba yung original members ng church? 30. Yung bagyo, ang ilan na sa kisame? 67. Ilan yung member ng church doon sa 67? 6 lang po. 61 ang hindi members ng church. Saan yun? Siyempre, sa kanya-kanyang bahay sila. Ibig sabihin yung anim na yun, siguro yun yung pastora, saka yung, ano, yung staff o kaya yung kamag-anak. Worship kasi yun. It's a house church. Diba? So, ano yung relationship nun dun sa ano? Pero, nakalimutan ko lang yung verse yung sabi, when you give, give cheerfully to the Lord. Amen? Diba? Okay, anong ginawa nila? Diba pwede ka nang, ba't ka pa magpupuri ka, Lord, dumasaya? Bakatas na yung baha. This is not an isolated incident na gano'n. Pati yung asawa ni Mayor Rumpaldes, si yung Christina, they are Christians, they are victory. Victory sila sa Tacloban. Okay, they are Christians. Ganun din nangyari sa kanila, matatrap na sila, nandun na sila sa bubong, at sinabi niya sa kanilang mga anak, magpuri tayo sa Panginoon, hindi tayo mamamatay. Hindi tayo mamamatay. Ganun din. So, hindi niyo pwede sabihin na isolated incident siya. So, ano pangalan ng church na sa Tacloban? That is a chapter ng Church Surplus sa Tacloban. So, gano'n yung nangyari doon. So, ano ibig sabihin doon? Nagpuri sila ng ano? It's the same thing. Yung mga hindi nakarinig doon sa Prayer Mountain, ang Greek, sa Bible, may sinasabi, when you give to the Lord, whenever you give to the Lord, give your heart. Give it cheerfully. Agree? Agree ba kayo? So, ang Greek word na ginamit doon ay yung tinatawag na hilario. From the word where the word hilarious nakuha. Okay. Pag sabi yung hilario and hilarious, ibig sabihin, ano yung hilarious? Yung masaya? Joyful? Diba? Diba? Yung ano, yung kulang na magtalunan, ng ganyan. Actually, dapat nagtatalunan. So, kung kayang gawin ng Lord yung incident na yun, na kaya kong ipakilala yung sarili ko sa mga taong ito through this 3 years ago sa asas, kala mo mamamatay na kayo, kaya kong pairibin ang sarili ko. Ano yung ibig sabihin nun? Mga kapatid, the same thing applies sa giving natin to Lord. Whenever we give cheerfully to God, every time that we give cheerfully, no matter what, ano man yung nangyayari sa buhay natin, ano man yung pinadaanan natin, whenever we give cheerfully, and when it's a cheer giving, hindi lang to pertaining sa pera. Everything, your life, diba? Your time mo, everything. When we give cheerfully everything to God of heavens, then He can show to us na He is a real God. Amen ba? Na ganito ang process nun.
every time ipapakilala ni Lord kung sino siya sa atin, hindi lang tayo, kilala lang natin siya eh. Sino yung mas makakakilala sa kanya? Yung mga tao na kapaligid sa atin. Amen? So, pag pinakilala ni God ang sarili niya kay Buho, ibig sabihin maami siya mga tao na kapaligid. At sasabihin kay Buho, anong meron ka? Pahingi naman yan. Diba? Parang ganun. So, if God can do miracles, do sa church of blessing, and that church is now, God is blessing the church. Sinong ginamit niya? Yung mga tao na nangaasal, yung mga tao na nalalain sa church. Agree ba? Kaya nangyayari sa buhay ko ngayon, kasi gusto ipakilala ni God yung greatness niya sa buhay mo at sa buhay ng mga tao na kumalingin sa church. Kung sabi mo, Kuya Mike, hindi mo okay nangyayari sa buhay ko ngayon kasi meron siyang gagawin sa buhay. Kuya Mike, okay yung buhay ko ngayon. Ay, meron gagawin din greatness ka sa buhay mo. Okay? So, amen ba? So, as we give, let's remember that illustration. God can do miracles even in the midst of the storm. Diba? Nasaki-sabi ka. God can do miracles. Amen ba? Ba't pala ako amen na doon? Amen! Ayon yun ang miracles. Okay? Yeah, let's pray. Father, thank you, Lord God, for this time. And as we give, just be with us. And Lord, just bless us. And multiply, Lord, this tithes offering and use it for you. Lord. Thank you. We glorify your name. Okay. Because after you give, as a human, give you back.